Ano mga kababayan, ito po si Pinay Nanay, Miragay. Luto po ako ng lugaw. So, 2 cups po yan, full ng 2 cups. At saka, ang gagawin ko po ay kalahati, champurado, kasi may tablia pa ako. Ito po ay galing sa atin. Ito ay mabibili yan sa mga Oriental Store. Galing din sa atin. Pero, nabili ko sa Oriental Store. Yung kanina, pinadala yan sa akin. Galing sa Pilipinas. So, yung kalahating, lalagyan ko pala ng isang mangkok ba yun? Or yung B-O-W-L. O, hindi ko mapronounce eh. Pagkatapos, kasi si mama hindi pwedeng check-in. So, lagyan ko muna siya ng isang mangkok na lugaw, yung plain. Kasi gusto niya yung lagyan lang ng asin. Ito na pala mga kababayan ko, yung patay. Ito na yung lugaw na may 3 North Cubes. May Rufina fish sauce. May konting iodized salt, may white pepper, at saka, diba, yung 3 North Cubes. So, yun po ang ingredients ng lugaw. Yung kita nyo, hinati ko, 2 cups lang ang lahat na ito, mga kababayan. Kita nyo yung dami. Ito ay 5 quarts na kaldero. So, yan kay mama, plain. Siya ang bahala maglagay ng asin, fish sauce. Kita nung gusto niyang lagay kasi hindi siya pwede sa chicken. Pwede naman siyang kumain ng champurado. So, again, yung tablia ko po ay galing sa Pilipinas. At saka, pinadala yan ng ate ko kasi kita nyo, may mga tablia pa ko na mix-mix yung iba. Again, nabili ko sa Oriental Store. Nakalimutan ko ng pangalan eh. Pero yung parang ano siya, $7 something ata. Pero makapal, kita nyo. Makapal siya. Or yung ano siya, thick, very thick. So, again, ito yung ano namin, almusal at tanghalian. Maswerte ko kasi yung asawa ko at ang anak ko, kakain yan ng kahit anong klaseng lugaw. Lugaw na may asin at saka pwedeng may itlog, yung boiled eggs, or pwede ding parisan ng scrambled eggs, or kakain din yan ng champurado, kakain din yan ng plain lugaw na may asin, kahit asin lang. Sinanay kasi namin nakakain yan dati nung bata pa yan. Ako, Diyos ko, siya yung mangunguna sa pagkain ng mga vegetables, especially na yung mga green na gulay, halimbawa malunggay, kamote tops, yung kamote, alugbati, spinach, basta green or vegetables dati, hindi yun siya mapili. Yung lumaki na lang siya, mapili siya ng konti. Pero kakain pa rin siya halos lahat ng, let's say, mga 85% na Filipino foods. So, ang importante, mabubuhay na yan. Kung halimbawa, sa isang buwan, meron lang kaming 3 kilo. Siguro, everyday, lugaw na lang kakainin namin. Walang problema kasi, again, lahat kakain, hindi kailangan ipagluto ng iba. So, ang ayaw lang kainin ng anak ko yung sweet peas, yung gisantis, ayaw niya. Pero paglagyan niya ng wasabi, nako, kakain yan. So, syempre, hindi naman siya kakain ng yung miswa, yung palaya, ampalaya, yung munggos, lahat except sa balot, kakainin yan ng asawa ko. Walang problema yan.
hindi mapili. So, okay lang rin sa asawang hindi kumakain kasi hindi naman nila kultura ang pagkain ng mga pagkain natin. Maswerte tayo kung hindi sila mapili. Pero pag ayaw nila, hindi natin sila mapipili kasi kinalakihan nila yun eh. Gaya natin, kinalakihan natin yung mga pagkain na galing sa atin. Kaya, hanap-hanapin talaga ng ating panlasa. So, anyway, alam nyo mga kababayan, last year ko lang pala naisip. Ang dami kong few years ago, naisip ko, sabi ko, bibili ata ako ng Knorr Cubes. Katapos, maglugaw-lugaw ako, yun, ilagay ko. So, naku, Diyos ko, maubos talaga yan. Ang lahat ng lugaw. Basta kainin yan. So, walang masayang. Pag naman ba, may munggo, kakain naman yan. So, kung may binignit or ano pa yan, kakain yan. So, mabubuhay kami. Kung halimbawa, yung mahihirapan kami, wala kami pagkain. Sana sa mga Pilipino na yung binibigay sa gobyerno, halimbawa, malit lang, maglugaw-lugaw kayo. Yung parang lugaw sa palengke natin or merkado na lalagyan ng sahog. Para ano, yung hahaba yung kahit 3 kilo lang yan, 5 kilo lang yan, marami makakakain. Kita niyo, 2 cups nga lang ito ng rice, halos puno ng kaldero, 5 quarts ito. So, kaya inanuhan ko ang light. So, yun na yun. Lugaw is life. At saka, sa panahon ngayon, yung mga mapipiling bata, nako, wag na kayong mapili. Kumain kayo kahit anong ihay ng inyong mga magulang, nanay, tatay, kasi taghirap ngayon, kailangan matuto. Yung anak namin, kahit marami kaming pagkain, nakikita niya, lumaki siya na nakita niya ang dami naming binibigyan, no, ng nag-share talaga kami ng pagkain. So, kita no, yung kung ano meron kami na kailangan ng iba, nag-share kami. So, nakita niya yan, katulad ng pagkain ng lugaw, at saka yung mga sabaw-sabaw, yung pagkain Pilipino. So, sana mga kabataan, tulungan nyo ang inyong mga magulang na mabudget yung kung ano ang meron lang kayo. Kasi, at sana, dahil parang ang pangyayari ngayon ay parang i-lesson learned din sa lahat ng mga tao na kailangan mag-set aside for rainy days. Yun ang palagi kong sinasabi. Set aside for rainy days. Para pag halimbawa mangyayari mga ganitong sitwasyon, meron kayong madukot kahit hindi nyo na kailangan ng tulong ng iba. Dahil halimbawa, yung kung walang mga problema, mag-set aside kayo ng 2 cans, miswa, or ano pa yan, one day, makakatulong yan. Dapat huwag niyong kainin. Yung itago niyo talaga at ipaintindi sa mga anak, na, mga anak, itong tinitira natin, kahit gaano kahirap, ito po ay para sa rainy days. Kung halimbawa tag-ulan, walang ani, walang sweldo, na kick out, at saka ang maganda palang kababayan, dapat sana 6 to 8 months ang pagtitipid. Yung halimbawa may na ipon kayo, kahit pa konti-konti lang, 50 pesos, 100, depende kung halimbawa mga nasa abroad kayo, lakihan nyo, no? Yung itago nyo, ipaintindi nyo sa inyong anak. Huwag yung ibigay lahat ng luho or sa totoo lang, talaga ang change of lifestyle yun. Pag naka-abroad, mabago talaga ang buhay. Pero huwag yung to the max na pag halimbawa, umuwi na sa Pilipinas, pag mga ilang buwan, wala lang pera. Kaya dapat mag-ipon kayo kahit pa konti-konti lang, at dapat mag-ipon din kayo, bumili kayo ng gold kasi ang gold pwede natin yung maprinda. Yung mga bato-bato, nako, hindi nyo mababawi. Mga kababayan ko, bumili kayo ng gold instead
mga bato or pwede ding silver, pero sa atin Pilipinas hindi naman masyadong kilala ang silver. So mag-ipon kayo, mag-set aside ng mga pagkain or mga essentials sa pamamahay at saka pakunti-kunting pera. Huwag sa alkansya, dapat sa bangko. Pwede din mag-alkansya, kaya lang uso sa atin ng sunog. Kaya sana ituro na magpunta sa bangko at doon itago ang inyong mga pera. Kahit gaano kaliit, makakatulong yan pagdating ng araw. Kaya kami, sa totoo lang, kung makita niyo mga videos ko, hindi po kami mayaman. May sakit po ako, sobrang malubhang sakit ko. Kaya lang, marunong po ako. Palagi kami nag-grocery kasi wala kaming bisyo. Kaya yung mga food namin, ang dami naming nasharean. Kaya hindi lang sa animals. Gaya ng siguro next week, ibibigay ko na po sa food bank yung ibang pagkain namin, kasi kailangan talaga ngayon ng mga food bank. Pag nasa Amerika kayo or other countries na may food bank, sana mag-donate kayo, kasi para yun sa mga, hindi lang sa mga mahirap, kasi kahit middle class, maraming nawalan ng kita. At dahil hindi inaasahan ito, maraming hindi nakapag-intindi or nakapag-ipon. So, sana magtulungan. Pagdasal natin, matapos na po ang COVID-19. Pagdasal natin ang ating mga leaders, mga presidente, mga health secretary at ano-ano pa yan. Pagdasal natin ang sa Pilipinas.